pagbabalik tanaw raw sa buhay ay gaya ng pagbubukas ng isang lumang baul. Sa loob nito ay may mga alaala ng sinumpaang pag-ibig, ng mapait na paghihiwalay, ng pangakong tinalikuran, ng mga kasalanang pinagsisisihan, ng mga pagkukulang na nais pangpunan. Samahan natin si Lydia, ang ating mapalad na letter sender, sa kanyang pagsasalaysay. Sana ay kagiliwan ninyo at kapulutan ng aral ang aming tampok na pagtatanghal ngayong gabi. Panoorin po natin. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamali. Dear Charo, itago niyo na lamang ako sa pangalang Lydia. Ang kasaysayang ilalahad ko ay sa pinsan kong si Magda. Ibang klaseng babae si Magda. Maganda, matapang, matatag. Ang kawalan niya ng kahinaang ito ay isa sa mga dahilan kung bakit siya kinababaliwan ng mga lalaki. Tatlo sa kanila ang naging pinakaseryoso, na sa kalaunan ay nagbunga ng iba't ibang anak. Sa sandaling panahon pa lamang nagkakasama ang magkakapatid na sina Ariana, Mitchie, Lizelle at Blessie nang may isang trahedya ang nagpabagsak kay Magda. Binawi ng kani-kanilang ama ang tatlo. Tanging si Blessie lamang ang naiwan sa kanya. Hindi na nagawang bawiin pa ni Magda ang mga bata hanggang isang araw. Anak dam, Laura. Alam kong malala na ito ang sakit kong ito. Diretsuhin mo ako. Laura, come on. Say it. Isipin mo, ordinaryong pasyente lang ako. Hindi tayo magkaibigan sa mga oras na ito. Tell me straight. Am I dying? Malignant na ang tumor mo. Malaki na ang tumor mo at malapit sa puso. Walang sino mang doktor na gagawa nito sa kalagayan mo yan. Gano'ng katagal, Laura? 2 buwan? 3 buwan? Traidor ang sakit mo, Magda. Ayoko na may iniiwan mula sa lugar. Matagal ko na dapat inihanda itong aking huling testamento, Lydia. Tawagin mo nga si attorney. Mami, nanggaling daw kanina si Dr. Enriquez dito. Oo, bakit? Anong sabi niya? Wala. Eh,
Bakit daw kayo matamlay? Wala akong sakit, Blessy. Eh, pero bakit o... You heard me, right? Wala akong sakit. Sige na. Magpahinga ka na. Mommy. Can't you see I'm busy, Blessy? Sige na. May pinag-uusapan pa kami ng Auntie Lydia mo. Well? Magda, huwag naman ganyan. Nag-alala lang si Blessy. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Ayokong kaawaan lang niya ako. Dapat malaman niya ang buong katotohanan. Anak ko rin siya. Lydia, gusto ko makita yung may bakpok pang mga anak. Bakit hindi natin sila padala ng mga plane tickets? Gawin mo yon. Ipalinis mo ang buong bahay. Palitan ng mga kurtina. Gusto ko yung maaliwalas. Yung buhay na buhay. At ipaayos mo na rin lahat ng mga guest rooms. Lalong-lalo na yung kay Ariana. At Lydia, huwag na huwag mong sasabihin sa kanila ang totoo. Anong sasabihin ko? Sabihin mong ibibigay ko na sa kanila ang kanilang mga mana. Ano? Yun lang ang tanging dahilan para bumalik pa sila rito. That's all they want. Yun lang ang dapat nilang malaman. Aling Mercy? Po. Naayos yun ba yung mga kwarto nila? Opo. Eh si Mang Lucio, pinaganda na ba niya yung mga halaman sa labas? Ayos na pong lahat. Ate, nandiyan na po mga kapatid niyo. Si si Manny. Nagpapahinga. Pakikuha nga yung gamit namin doon. No. Estrella, kunin mo yung mga maleta. Sige na. Natatandaan mo ba? Diyan tayo parati naglalaro dati, di ba? Diyan? Pwede yung din tayo madalas sa kanyari yun niya. Tumaalala. Tara na. Pressing gloomy mansion.
si Lizelle, Richie, at Leslie. Ate. Excuse me. She hasn't changed. Mama, andito na ho silang lahat. Alam ko. Naghihintay na po sila sa dining room. Kumusta ang biyahe mo, Ariana? Okay lang. Bakit mo ba kami pinapunta rito? Hindi ba sinabi niya? Bukod sa mana. Bakit? Ayaw niyo ba ako makita? Ayaw niyo ba magkasama-sama tayo? Kailan ba namin makukuha ang mana? Ate Michi. Bakit? Yun naman ang totoo kung bakit tayo nandito ngayon, di ba? Di ba? Magpahinga muna kayo. Hindi kami pumunta dito para magpahinga. So shall we not waste each other's time? Ibibigay ko ang mana. Kung kailan ko gusto. I don't know what you're trying to prove. Pero kung yun ang gusto mo, maghihintay ako. Ayoko naman masayang ang pagpunta ko rito. Gusto ko lang linawin sa'yo na yung mana lang ang rason kaya kami nandito lahat ngayon. Si Mami. Eh, bakit naman hindi? Siyempre, siya pa rin ang nanay natin. Ano? Alam mo, hindi kita maintindihan. Dati galit na galit ka sa kanya. Di ba siyang dahilan kung bakit tayo naghirap ng ganito? Tapos ngayon, parang ipinagtatanggol mo pa siya. Ano ka ba? Baka nakakalimutan mo na pinabayaan niya tayo. Totoo, Ate Michi. Galit na galit ako sa kanya. Ang plano ko pa nga, susumbatan ko siya pag nagkita kami. Pero nung nakita ko ni siya, parang nag-iba yung nararamdaman ko. Walang galit. Basta't ang nararamdaman ko lang, siya pa rin ang mami natin. Ayan ka na naman, Lizelle. Stop being so emotional, okay? Paminsan-minsan, pagganahin mo naman yung utak mo, okay? Gamitin mo. Bakit ka ba nagagalit? Eh, hindi naman ako nagagalit, ah. Naiinis lang ako sa'yo. Ano bang problema mo? Ibibigay naman niya sa atin yung mana natin, eh. Di ba yun lang naman ang habol natin? Eh, yan na nga, eh. Para kunin ang mana. Hindi para mapalapit tayo sa kanya. Okay? Bakit ganun si Ariana? Bakit? Wala. Parang galit na galit siya sa atin. Di naman siguro. Ikaw naman, napaka-obvious, no?
Ang hindi ko maintindihan, eh wala naman siyang dahilan para magalit sa atin, di ba? Sa bagay, she's always hated us. Mga bata pa lang tayo eh, parati na tayong inaaway. Palibasa eh, paborito siya ni Mami. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Gamit, laruan, lahat. Samantalang tayo. Pero alam mo, hindi ako papayag na mangyari yun ulit sa akin. Kung ano ang nakuha ni Ariana, dapat ganun din sa atin. Kailan ka pa ba natutong uminom? What do you care? Malaki. Dahil ako ang iyong ina. Aya. Kailan ka? Lasing lang ba ako o wala lang akong matandaan na ginawa mo para isumbat mo sa akin na ikaw yung ina ko? Hindi mo alam ang buong pangyayari. Huwag akong sisihin mo. Sisihin mo niyong ama. How dare you blame my father? Pagkatapos mo siyang lokohin at ipagpalit sa ibang lalaki, gusto mo siyang sisisihin ngayon? Dahil hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Ikaw ang sumira sa sarili mong pagkakataon. Ikaw! Nasaan ka ba nung mga panahon kailangan ka namin ni Daddy? Nasaan ka? Ha? Huh? Where were you when I needed a shoulder to cry on? Dapat ikaw ang unang-unang nakakaalam ng mga problema ko. Dapat ikaw ang unang-unang sumusuporta sa akin. Pero nasaan ka? Ikaw ang ina ko, di ba? Dapat ikaw yung nagga-guide sa akin. Daddy sa pagtuturo sa akin ng tama. Pero paano mo nga naman gagawin yun, di ba? Sa ibig mong buhay, sa maraming pagkakamali. Tama na, anak. Huwag mo akong tawagin, anak. Wala kang karapatan tawagin akong anak. You were never a mother to me. You were never anything to any of us. Makakaya kong harapin silang lahat. Makakaya kong tanggapin kahit anong sabihin nila. Napakasakit pala. They hate me so much. Bakit sila naging ganyan? Mga gahaman. Walang pakialam kung ano man ang nararamdaman mo. Huwag
mo silang sisihin, Lydia. Malaki ang pagkukulang ko sa kanila. Kahit na wala silang karapatang tratuhin ka ng ganyan sa sarili mong tahanan. Sabihin na natin sa kanilang totoo. Ibang katotohanan ang gusto ko. Ang gusto ko magpagaling sa akin. Ang maunawaan nila ako at matanggap. Yun lang. Matitikas na mga puso nila. Hindi madali. Pero kailangan. Mananak ko sila. Sa akin sila kaya. Kung kahit na papala minahan nila ako noon, matututunan rin nila akong patawarin ngayon. Tia Lydia, bakit po gulat na gulat sa akin ng mga kapatid ko? Wala naman akong ginagawa sa kanila. Dahil ikaw na iiwan dito sa pili ng mami niyo. Iniisip nila, nagpapasasa ka lang dito sa kayamanan at pagmamahal ng mami niyo. Takot sa Lydia, hindi naman po totoo yan, di ba? Alam niyo ho yun. Hindi ko nga nararamdaman na mahal ako ng mami ko eh. Lagi nga ako nasa tabi niya. Hindi naman niya ako pinapansin. Hindi na baliwala niya ako. Ayoko nga maginanakit eh. Kaya lang, bakit ganun? Ano yung pagkukulang ko sa kanya? Ano yung hindi ko nabigay sa kanya? Bakit lagi na akong pinagsasarahan? Bakit ganun? Parang hindi niya ako anak. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sa kanilang lahat, kay Blessy ako awang-awa, Charo. Buong buhay niya ay siya ang nagsasakripisyo, nagmamalasakit, at naghihintay ng magmamahal sa kanya. Kung hindi si Magda, ang sarili niyang mga kapatid ang nagkakait nito sa kanya. Hindi ko malaman kung papaano ko ipapaliwanag ang kakaiba niyang sitwasyon nang hindi siya lalong masasaktan. Bahay niyo? Wala. Ano ba ginagawa mo sa States? Siguro, sarap-sarap ng buhay dun, oh. Kwento mo naman sa akin, oh, kasi gustong-gusto ko na makapunta sa States, eh. Sige na naman, oh. Hindi mo ba talaga nararamdaman pag ayaw ka ng isang tao? Bakit ka nagagalit sa amin? Ano ba kasalanan namin sa'yo? Get out of my way. Hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit galit na galit ka sa amin. Gusto mo ba talaga malaman kung bakit galit na galit ako sa iyo? Gusto mo? I hate your father. I hate him. Maayos na sana ang buhay namin bago siya dumating. Iniwan kami ni Mami nang dahil sa inyo. Eh bakit sa amin mo binubuntun yung galit mo? Eh, wala naman kami kinalaman dun, ah. Wala nga. But you remind me of your father. Kaya ako nga kayo iniiwasan, eh. Buntot ka naman ng buntot sa akin. Ah, alam mo, nakakatawa ka. Ikaw pa naman sana ang pinakamatanda. Pero ikaw ang pinakamakitid ang utak. Kung makitid ang utak ko, dapat kanina pa kita sinampal. Anong nangyayari dito? Pakisabi dito sa kapatid mo na huwag niya akong ginugulo. Iniiwasan ko nga kayo eh. Sunod at akala mo naman kung sino ka. Ano bang ipinagmamalaki mo na ikaw ang pinaka-favoritong anak? Ano ba? Tama na. Huwag mo akong bastusin. At wala akong karapatang saktan ako. Hindi na ba kayo titigil sa pag-aaway? Sige, magpatayo kayo.
Hatid yun ay ginalang ang pamamahay ko! Magda, tama na. Kampihan niyo ang paborito niyong anak. Wala akong paborito sa inyo. Pantay-pantay ang pagtingin ko sa inyong lahat. Stop denying it. Mga bata pa lang kami, alam na namin yun eh. You made us feel that you loved Ariana more than you loved us. You never loved me. And you never loved Lizelle. Huwag ka magsalita ng ganyan. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko kayong dalawa ni Lizelle. Lagi ko kayong naiisip. Hindi niyo lang alam. Ikaw ang maraming hindi alam. Tingnan niyo to. Isa lang to sa maraming sugat sa katawan ko dahil kay Daddy at nung asawa niya. Tingnan niyo mo ba at buti! Tingnan niyo! Kami ni Lizelle, Mami. Gusto namin magbagong buhay. Kaya kami nagpunta dito eh. Para makuha namin yung mana. Gusto namin malayo kami sa lahat. We're so tired of running away from everything. Sa lahat ng problema. Lahat. Basta sa lahat. Ayoko na. Tara na. Just leave us alone. Hindi mo naman ginusok na nangyari. Malaman noon kung hanggang kailan ko itatago sa magkakapatid ang katotohanan, Charo. Habang tumatagal, ay umiinit ang dugo nila sa isa't isa. Sa loob ng kwarto, nagkukulong si Magda kapag siya ay sinusumpong ng sakit. Hindi na maitatago pa ang paglala ng kanyang kalagayan. Kasabay nito, ay naiinip na ang lahat sa ibabahaging mana. Hanggang isang gabi, enough na, pwede ba? Tigilan na natin yung palabas na to. I think we've waited long enough. Kung walang mana, edi wala. Buhay pa na naghihintay sa akin. Ano bang drama ni Mami? Bakit lagi siyang nakakulong sa kwarto? Kasi kami eh, hindi kami aalis dito hanggat wala kaming nakuha. We want our money, we want it now. Sino bang tinakot niyo, ha? Sige! Magsiuwi na kayo! Akala nyo kung sino kayo magsalita? Wala nang masama kundi yung ina! Ang totoo niyan, kayong masama eh! Dapat ko'y kahiya! Auntie? Hindi niya gustong pabayaan kayo. Nagkasakit ang mami niyo ng nervous breakdown. At kailangan manatili siya sa ospital sa loob ng 5 taon. Naalala niyo pa ba kung nung nawala siya,
inagaw kayo ng mga ama nyo. Hindi kayo pinamigay ng ina nyo! Naalala ko yung past na yun, pero parang wala akong natatandaan na ospital si Mama. At bakit hindi niya kami binalikan? Bakit hindi niya kami binawi? Alam mo, naghintay kami pero kahit kailan hindi siya dumating. I wanted to. Pero natakot ako. 5 taon na hindi ko na rin kilala sa iyo. Na hindi ko na alam kung kaya ko pang maging isang ina sa inyo. But I tried. Alam ng Diyos na sinubukan ko kayong kunin. Pero ayaw na mga ama ninyo. Tinakot pa nila ako na kaya raw akong tanggalin ng karapatan sa korte. Ayoko rin isipin ninyo na meron kayong inang baliw. Iba-ibang anak sa iba-ibang lalaki. Hindi pa ba kabaliwan yun? Minahal ko kayo. Minahal ko rin ang inyong mga ama. Nakita ninyo akong malakas. Nakita niyo rin akong lugmok sa bisyo. Pero huli na para isa-isahin ko pa ang mga kahinaan ko at kasalanan. Lahat tayo meron. Kahit na ang inyong mga ama. Mahalaga pa bang pag-usapan kung sino mas may kasalanan at kung sino wala? Ipinatawag ko kayo. Dahil gusto kong punan ang maraming taon na nawala sa atin bago maging huli ang lahat. Patawarin ninyo ako. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko rin ginusto itong nangyari. Sa akin. Buong buhay ko, kasama ko kayo. Kahit minsan, hindi ako pwede sa tabi ninyo. Bakit kailangan pang tumating muna sila para malaman ko yung katotohanan? Natatakot ako na hindi mo maintindihan. Magsasalita ng ganito. Lahat tiniis ko. Ang pagiging malamig niyo sa akin. Ang pagpagbaliwala niyo sa akin. Lahat yun tiniis ko. Hanggat sa makakaya ko. Pilit kong paniwalain sa sarili ko na talagang ganyan lang kayo. Pero nung nakita ko kung paano kayo nagpupumilit na magpadama ng pagmamahal sa mga kapatid ko. Mami, natauhan ako. Natauhan ako dahil eto ako. Pilit ako nagpapadama ng pagmamahal ko sa'yo. At hindi niyo naman ako pinapansin. Eh sila,
Nanika, titing ng pagmamahal. Walang pinapakita sa'yo. Sila pinapansin ninyo. Sila ang mahal ninyo. Ako. Huwag kang mag-isip na ganyan. Mahal kita. Sir, di ko naramdaman yung mami. Dahil pinigil ko ang aking sarili. Hindi dahil hindi kita mahal, Messi. Tuwing nakikita kita, naalala kong kabiguan ko bilang isang ina. You remind me of my failure as a mother. Nakukonsyensya ako na kung ipagdarama ko sa iyo ang aking pagmamahal. Pagmamahal na hindi ko na ipadama sa aking tunay na mga anak. Anak ka ng iyong ama sa ibang babae. Iniwan ka niya sa akin nung umalis siya. Hindi alam ng Auntie Lydia mo kung saan siya hahanapin. Patawarin mo ako kung inilihim ko ito sa'yo. Hindi na napigilan pa ang pag-alis ni Blessy Charo. Sobra siyang nasaktan. Dito nagsimulang maapektuhan si Ariana. Ngayon lang kasi nabigyan ng linaw ang maraming katanungan sa kanilang pagkatao. Halos parang nag-iba ang tingin nila kay Magda at gayon na rin sa isa't isa. Sa pagbabagong loob ng tatlo, unti-unti na rin nalusaw ang maraming pader sa kanilang paligid. Bago ko magpaalam sa inyo, gusto kong malaman niyo ang tunay na kalagayan niyang mami. Kung nagawa ko sana ito noon, disin sana eh, hindi na ito mantong sa ganito. Ayaw mawala ni Blessis sa piling ng kanyang ina. Hanggang sa kanyang huling mga araw. Alam nyo, bilang ng araw ng inyong ina. Malala na ang kanyang tumor. Yan ang dahilan kung bakit siya laging nagkukulong. Ayaw niyang malaman niyo. Ayaw din niyang mahirapan kayo. Pero anong ginawa niyo? Anong sinukli niyo? Lalo niyo lamang inalapit siya sa hukay. Bahala kayo kung ayaw niyo magkasundo-sundo. Magkita na lang kayo sa libingan. Kahit papalabungan,
magsama lang kayo. Kasama si Blessy, pinambili namin to. Yan. One pearl for our one and only mommy. Yan. Diba? Mami, may gift. Oh, maging sentimental ngayon, mommy. Mami, may gift din ako sa'yo. Yan, oh, happy birthday. Ako, mommy, magugustuhan mo to. Diba? Gaya ka, arawag ko. Nako! Nako, mami! Sentimental ngayon. Okay. Wala nang cry-cry! No, okay. Open. Alin ang gusto mong buksan first? Uy, kulang to ang isa! Pagmamahal mo. Ang tagal namin inaasap to, Mami. Mapatawanan niyo kami. Mami.
iiwanan yan, Mami. Mami, huwag niyo po kami iiwanan. Ma, mabuo na yung pag-ili natin. Magsama-sama na tayo muli, Ma. Ma, Mami. Ma, huwag niyo kami iiwanan. Ma. Oh. 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 Ang lahat ng pag-aari ng mami ninyo ay pantay-pantay na pinaghati-hati sa inyong magkakapatid. Mayroon din siyang ipinamana sa inyong Tia Lydia. Narito ang kasulatang kanyang iniwan. Isa ito sa mga kahuli-huli ang binili ng mami ninyo. Panoorin daw ninyo. Huwag kayong malungkot sa pagkamatay ko. Maligaya ako namatay. Dahil nakapiling ko kayong lahat. Pinatawad ninyo ako. At higit sa lahat, nadama kong pagmamahal ninyo. At naipadama ko rin sa inyo ang aking pagmamahal. Sana'y magmahalan kayong lahat. At huwag na huwag niyong kalilimutan na mahal na mahal kayong lahat. Sanggol sa kanyang sinabunan paan niyang matatalik. Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tanga. Malungkot na masaya ang naging paghihiwalay ng magkakapatid Charo. Ibang pamana pala ang naghihintay sa kanila. Walang iba, kundi ang pagkakabuong muli ng kanilang pamilya. Hanggang ngayon ay nagbabakasyon sina Ariana, Michi, Lizelle at ang kani-kanilang pamilya sa amin. Lalo na tuwing death anniversary ng kanilang ina. Kung nakikita lamang sila ni Magda ngayon, sigurado akong lubos siyang maliligayahan. Natupad rin ang kanyang matagal nang pangarap. Kumagalang, Lydia. Ang pinakamalaking yaman raw na maaari nating baunin sa kabilang buhay ay hindi ang kagandahan o ang talino, hindi ang pera o ang posisyon, kundi ang luha ng maraming taong tunay na nagmamahal at humihinayang sa ating pagkawala. Sila ang nagpapatunay na naging makabuluhan ang ating maigsing paglalakbay sa lupa.
Sila rin ang magsasabuhay ng ating mga naiwang pangarap, kahit ikaw ay namaalam na. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po. Thank you.